Ako si Dora. Alam niyo ba kung anong meron ngayon? Ngayon ay leave namin ni Diego sa trabaho, kaya maglalako at saka kami ulit. Tulungan niyo ako at sabay-sabay nating tawagin si Diego. Diego! Diego! Dora, saan tayo dadali ng paglalakwatsa natin ngayon? Sinong tatawagin natin kapag hindi natin ang alam ang direksyon na tatahakin natin? The map! Nakikita niyo ba si the map? Tama! I'm the map! Para sa gala niyo ngayong araw, ang una niyong pupuntahan ay ang pinakamalaking handaan sa bahay ni Grandma. Ang ikalawa at ikatlong destinasyon ay sorpresa. Malalaman lamang kapag katapos niyong umattend sa party. Ang ganda ng mga palamuti! Wow! Ang daming pagkain! Oh, favorite ko to ah! May lechon pa yun, tapos may sisig! Tara na! Tara na! Pagkain muna kayo! Wow! Thank you po! Diego, hindi pa masyadong maraming kinakain mo? Tataba pa man din? Hindi! Sapo lang to! Kulang pa nga minsan eh! Tsaka favorite ko naman to sisig tsaka lechon! Lalo na yung taba-taba! Masarap kaya nun? Parang hindi na tama yung dami ng kinakain mo lagi. Natatang tataas pa man din sa kolesterol. Eh halos wala pa naman din tayong ginagawa kasi yung line of work natin halos nakaupo lang sa computer, ganon. Tapos wala pa tayong physical activities. Ano ka ba? Masarap naman to! Tsaka sabi nga nila, di ba? You only live once. YOLO! So, enjoy lang. Tsaka kumain ka na nga. Oo nga naman. Oh, eto pa. Masarap din to. Tingnan mo. At tsaka marami doon. Kumuha lang kayo, ha? Feel at home lang kayo. Lahat ng paborito nyo, magpakabusog lang kayo. Ito, oh. Masarap to. Yung mga taba-taba. Pakakain mo lang. Ay, nako, ha? Kinamatay pa man din ng lolo natin. Sakit sa puso. Yung coronary arteriosclerosis. Saka, hello, tumatanda na kaya tayo. Di ba dapat nag-iingat na rin tayo sa mga kinakain natin? Alam naman ito si Dora, masyado nag-overthink. Maganda nga yan eh, kumakain si Diego para madami din siyang energy. Kaya nga, alam mo masyado nga sumusobra sa kape, kaya kabado ka dyan. Kumain ka na lang at mag-enjoy. Ah, basta ako ah, sinabihin na kita, Diego. Ikaw naman, swipe or no swiping. Wow, grabe. Unang destination pa lang, busog na ako. Paano pa kayang sayaw na turn? Manggal na muna tayo. Huh? Very unhealthy talaga yung lifestyle mo. Bakit ka mo ganyan? Oo naman. Sigurin yung after kumain. Nakakaubos na ako ng isang pack minsan eh. Ubus ka pala to. Tara pa lang tayo na sayaw destination. Saan kasi yung second destination natin? Tawagan muna natin si Dama. Nakikita niyo ba si Dama? Tama! I'm the map! Ngayon, para sa susunod na destinasyon ninyo, kayo ay pupunta naman sa park. Para makapunta sa park, tatawid kayo ng tulay. Para sa mga idibdib ko. Okay ka lang ba? Ano pang nararamdaman mo? Wala. Parang namamalit yung paa at kamay ko. Uy! Uyo po ka muna dito. Oh, kailangan na yata natin tawagin si Dama. Parang may mali talaga eh. Nakikita niyo ba si Dama? I'm the map! Ang huling destinasyon ninyo ay ang hospital. Kailangan ninyong lagpasan ang tatlong puno para makarating doon. Nakikita niyo ba ang tatlong puno na sinasabi ni Dama? Tama! Halika na! Ano po nangyari sa pasyente? Dok, tulong itong pinsan ko. Biglang nanikip yung dibdib. Tapos namamatid yung paa, kamay. Tapos medyo nawawalan pa nga ng out of balance. Kumakain pa lang po siya ng sisig kanina. Madami. Tapos lagi po siyang kumakain ng mga matatabang pagkain. Lalo na po yung baboy. Tapos nakapagsigarilyo pa nga siya kanina. Kaso
pinagmayabang niya pa kanina na nakaubos siya ng isang pack ng sigarilyo halos araw-araw. May lahi po ba ng sakit sa puso? Opo, yung lolo po namin. Kinamatay niya po sakit po sa puso. Ano mga kadalasang activities niya, ganon, or nag-exercise ba siya? Hindi. Yung line of work namin halos sa computer lang, ganon. So, puro upo lang halos. Okay, sige. Magpe-perform tayo ng ibang test para malaman natin kung ano yung sakit niya. Tutulungan kayo ni Nurse Kat. So, kailangan natin magsagawa ng blood testing upang ma-check ang level ng iyong cholesterol, triglycerides, sugar, lipoproteins, or proteins na maaaring sanhi ng inflammation. Gayun din ang CT scan, isa itong machine para makita ng malinaw ang inyong puso at blood vessels. Kailangan niya din sumailalim sa electrocardiogram o mas kilala sa tawag na ECG upang ma-measure ang electrical activity ng inyong puso. Pati na rin ang 2D echoes, isa itong non-invasive test to analyze the functioning and assess the sections of your heart. Sa test na ito, makikita kung may damage, blockage, at ang blood flow rate. So, ayon po sa mga test na ginagawa natin, si Diego po ay may cardiovascular arteriosclerosis kung saan ang mga blood vessels nagdadala ng oxygen at nutrients sa iba't ibang parte ng katawan ng tao ay kumakapal at tumitigas. Dahil dito, hindi nakakadaloy ng maayos ang dugo sa iba't ibang parte ng katawan ng tao at tissues. At dahil din po dito, kaya tumataas ang BP nyo na maaaring mag-lead stroke. So, ano pong dapat kong gawin? Nilasatahan kita ng mga gamot na kailangan mong i-take tulad ng statins at iba pang pang-cholesterol drugs na kailangan mong i-take para mapababa ang bad cholesterol sa katawan mo. Ito rin pala ang nebivolol at valsartan. Ito ay nagpapababa ng high blood pressure or hypertension. Kailangan mo rin mag-take ng aspirin na makakatulong para sa pag-prevent ng blood clots and help thin the blood. Sir, kailangan nyo na rin po magkaroon ng healthy lifestyle. Kailangan mo ng tigil yung paninigarilyo at kumain ka ng masasansya. Tapos, importante na rin na magkaroon ka ng healthy weight at mag-exercise ka regularly. Tapos, yung mga nireseta pong gamot ni Doc, kailangan nyo pong i-take as prescribed. Sir, kailangan nyo na rin pong bawasan yung pagkain ng matatabang pagkain dahil yun po yung nagkakos ng blood pressure nyo para tumaas. Ito rin po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng plaque o nagbabara yung mga ugat nyo sa puso. Doc, thank you very much! You know that I love being healthy! Me too, Doctor! Napakahabang paglalakbay noon, Jego. Naway maging election sa'yo ang mga nangyari. Ang mga pangyayari na iyon ay magpapaalala sa akin na piliin ng kalusugan. At huwag basta-basta magtiwala sa iba, lalo-lalo na sa mga hindi kakilala. Kaya kayong mga manonood, naway may nakuha kayong aral sa aming paglalakbay. Higit nga mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa anumang bagay. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam!